magandang araw po mga kabuhay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon po ay Wednesday, September 9. At maaraw, maganda po ang panahon. Dahil nga po nag-uulan nung mga nakarang araw, syempre, wala naman po tayong pwedeng ibang puntahan. Kailangan po natin i-practice ang social distance. Pupunta po ulit tayo sa gubat at manguha po tayo ng mga autumn mushroom. Sana po mas marami. Gusto ko po kasi talagang magdaray ng marami yung makapag-uwi sa Pilipinas. Kung makapagbenta po sa Pilipinas, okay, extra income para naman po yung mapagbebentahan. Mayroon akong panambak sa bahay ko. Kailangan po talaga ng panambak sa bahay dahil medyo napuputik po doon sa gilid. At nahihirapan po yung nanay ko maglaad, nagpo-protesta na yata, hindi okay naman po yun, nagjo-joke lang po. Tara, puntahan na po natin yung paborito ko po, yung sa Rapids, kasi doon lang po talaga yung mga autumn mushrooms dito sa north na nakakuha ko. Napaka rare po maghanap ng mga ganon dito po sa north. Ganda po ng panahon, ano? Nandito na po tayo, mukhang maraming tao ngayon. Sana wala po nangunguman ng mushroom. Sana ako lang. Damot ko po ano. Hindi naman po siguro nangunguman yung iba dyan. Yung mapapasyal, nag-fishing, pipiknik, nagigilid-gilid. Medyo malalim po ang tubig ngayon. Nakakatuwa po kung may mga pamilya po nagpipiknik na ganito, no? Ay, nako. Sana matapos na po yung kumakalat na sakit para makalabas na po tayo. Kaya wag na po pakalat-kalat yung saan-saan at kung kanino naman po mag-stopover at kung ano-ano naman po mga aberya at mga kwento-kwento. Masan po muna natin? May Facebook ko naman po eh. Doon po muna, mag-group chat na lang po kayo doon. Dito na po sa paborito kong spot. Doon po sa loob. Sana wala naman po ditong tao. Nakatawa. Kaka-relax. Medyo mahangin po. So, walang lamok. Ay naku, ganto-ganto naman po talaga makikita nyo lang everyday di ba? Minsan tinuturo po talaga sa atin ng Panginoon na mas maging malapit po tayo sa kalikasan. Mga tao po ngayon natututo na magtanim ang sarili po nila ng mga pagkain, di ba? Napakaganda po, mas nabibigay po tayo ng atensyon sa paligid po natin. Talagang hindi po tayo binibigyan nitong lugar na ito. Yan, marami pong ship polyport. Sing masaya na naman po ako. Ito po yung bagay na hindi ko po pagsasawaan. Pangulekta po talaga ng kabuti. Naku, kahit araw-araw po. Kung malapit lang po talaga ako dito, naku. Siguro every other day nandito po ako. Napaganda po kasi ng panahon. Mulan. Ngayon po medyo mahangin. Ito pong pangkuha ng mushroom, hindi po ito masyadong matalim. Talagang sinadya po para hindi po ma-spoil yung mga mushroom na kinukuha po natin. Isa po kasi ginagamit yung matalim, steak knife po yung kaya sobrang talim. Ito po talaga, nami-minimize lang po yung pagtanggal ng dumi. Yan, ganda po, diba? Yan po, laki. Ang sarap po pakinggan ng tunog ng hangin, saka tunog ng tubig. No? Sobrang, ay no. Ganto ba naman makuha po ninyo eh. Paboritong paborito ko po itong mushroom na to, sobra. Napakasarap.
Lasa po, hindi po siya amoy yung mushroom, mabango. Sa kapag naluto po siya, parang yun nga pala, kapag inuulit, mild chicken, ang lasa po talaga. Linis po kasi mahangin, so walang masyadong insekto. Saka medyo malamig na rin po yung panahon eh. Nagkalat po ngayon. Sana makakuha din po tayo ng chanterelles. Hindi naman siguro ako mabobokya sa chanterelles ngayon dahil nag-uulan ng mga nakaraan, so mataas po expectation ko. Para ano, para ako po nagdanim. Hindi, nire-research ko po kasi yung chanterelles. Gusto po talaga ng chanterelles, medyo moist saka old forest. Eh old na po ito eh. Ganda po, no? Linis. Susuyurin ko po talaga itong spot po na to kasi marami po talaga sheep polypore. Sobrang excited po talaga ako eh. Pag-iisip po dito sa forest na sana eh wala po munang magpunta. Napapaginipan ko. Babaw po talaga nakaligayahan ko. Mukhang kokota po tayo ngayon. Ay, nako. Labis po talaga. Ay, ganda po ano? Linis. Inisin ko na po mabuti, so pagdating sa bahay ayoko na pong maglinis na maglinis. Yan. Kasama ko po mga taga-relaxing Finland. Namuha din po sila ng mushroom. At nagustuhan po talaga nila yung lasa. Kasi mga Finns po talaga eh. Ewan ko sa kanila. Mahihiyaan kapag nasa mga gantong bagay. Kaya po hindi naman po sinasanay sa libre. Hindi po sila masyado nag-iisip ng mga gantong. Ayan po. Minsan po talaga parang pakalat-kalat po na dahon. Hindi nyo mapapansin, kakulay ng mga ito yung dahon. Mas malinis po yung mga mushroom kasi hindi dry ang weather. Ito po yung gusto ng mushroom eh. Wala pong masyado nagpupunta rito sa lugar natin. Kasi hindi po takot, ayon nila sa mga gantong magubay kasi malamok din. Pwede nga mga ganda po ang ihip ng amin. Ayan, may nakita pa rin po tayong late bloomer. Mga late bloomers ng orange birch bullet. Mas maganda po pag late bloomer kasi mas konti po ang worm. Ayan o, oh, malinis ang uod.
Yan, maganda po. Inisin ko na po. Ito po kasi madaling umitim talaga. Maganda, wala po talaga uod. Malinis na malinis. Singlinis na kwento ng kapitbahay ko. Walang ebidensya. Ah, yun ah. May tama lang po ng slug. Yung mga suso na walang shell. Yan, ganda po, di ba? Ayan po, hindi pansinin, talagang tagong-tago, malaki po. Dalawa. Yan, yung ganda po, di ba? Ito po natin mabuti ang may silim. Dapat po talaga siksikin. Meron po ng taga-relaxing Finland yung ano ko eh, yung brush ko. Sabi ko po gamitin muna sa video nila. Ang ganda po, laki. May ako na lang po lilinisin po. Dumating po kami dito ng mga taga-relaxing Finland. Mag-aalasin ko na po. Pero maraming tao. Ito po kasi, medyo dulo po ito. So, iba kasama po kasi mga bata. Parang family camping, picnic. Kaya hindi po masyadong popular ito. Popular lang po ito sa mga mag-airog. Sa mga nanguha po ng mushroom. May nakita rin po ko last time dito nanguha ng mushroom eh. Yan, yan ako. Yan po ano? Ay, nako. Ayan po, nalinis ko na po yung ating naaning sheep polypore. Meron pong dalawang orange birch bullet pero karamihan po sheep polypore. Nalinis na malinis po. Makailangan ko ito yung musta. Isa, dalawa, tatlo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa akong tenus. Ayun ako. Nakarelax po talaga. Lalo na ganda po yung nakikita po ninyo, di ba? Tapos papaingatan dyan po. Ayan, maghihaw na po tayo. Ang ihaw ko po, hotdog Carolina Reaper Chili, maanghang po. Sarap po ng ganito, no? Lalo na pong kasama pamilya saka okay mga kaibigan. Nakamiss po muna sa Pilipinas. Sana may mga gantong place din po sa Pilipinas, ano, lalo na po sa gantong panahon. May napupuntahan, libre po ito. Wala pong bayad dito. Libre mga ang mansion, pero ibang isda may bayad po kasi pag umaagos po yung mga tubig, umaagos po yung tubig, may permit. Pero pag hindi po, okay lang pong mamingwit. Relax mo, di ba? Sa mga panahon po na nangyayari ngayon, ito po talaga yung kailangan, yung outdoor activity. Kahit sa bakuran nyo lang po talaga, maglinis lang po kayo kung nakatira po kayo sa tabing ilog. Nakulimisin nyo po yung paligid, napakalaking tulong na po nun. Biruin po ninyo, pupunta kayo sa ilog, magre-reklamo kayo, di ba, marumi. Pero kung nagtatapo kayo sa ilog, syempre babalik po talaga sa inyo mga ngamoy. Pero papanatilihin po talaga natin malinis ang ilog sa mga kapitbahay po natin, community. Mag-start po talaga sa atin eh. Kasi pag nakita po ng kapitbahay, wow, may ganun silang lugar yung parte ng ilog nyo. Kahit may minsan ay namulutang ng mga kalit. Pero kung pinapanatilihin yung malinis yung paligid ninyo, kahit mabato, pwede po yung gumawa ganito. May maihawan, pentuhan, lalo na po sa panahon po ngayon kasama pamilya, di ba? At least matutuwa po sa inyong tatay at nanay ninyo, hindi kayo buisit sa bahay, hindi hindi kayo paso. Pero huwag nyo naman pong gawing ano, walwalan yung lugar po ninyo, lalo na po sa pamilya. Huwag muna muna ng ganun besh, break muna ang baga. Relax, relax muna para masaya.
Minsan po talaga kailangan nyo po talagang mag-isa, diba? Pero ako hindi naman po mag-isa dito, makasama po ako talaga, relax. Ibig sabihin ko po eh, mag-isa pong kumain. Kasi lalo na po, may mga tatako na kayo. Para hindi mabiti. Yung mga bawal din po silang ibang pagkain. Iba po kasi yung mga masyadong health conscious, ayaw po naman hang. So, dalawa lang po kami titira nito na mataga-relax na kailan. Yung dalawa po, may mga bawang pong pagkain. Parang balance food. Ayaw po nila nung masyadong isa po, mahilig po sa mga Asian food. Dito po sa lugar na iniihaw ko, nakakatawa po, di ba? Kasi inaayos po talaga nila yung ihawan. Imagine, pati yung kahoy libre po. Dadala kayong posto. Dadala kayong pagkain niya. Pero, huwag kayong magkakalat. Saka dito po mayroong ano, coffee shop. Bihira na po magbukas na niya. Minsan, depende po sa panahon. Depende po sa panahon ng kasipagan ng may-ari. Hindi, meron pong ano, opening hours. Weekdays, meron din po yatang minsan Saturday, Sunday. Lalo na po pag may mga okasyon o happening. Biro po, di ba, nasa gitna ng kagubatan o may coffee shop. At meron po yata silang nakaraan dati na may event po dito. O yan. Meron pong tarpaulin. Parang camping roof. Basta yun po. Relax po, di ba? Kahit saan ang gulo po talaga kayo dito, umupo o kumuha ng video, napaganda po talaga, picture perfect. Ay nako, gusto po sa bakuran ko sa Pilipinas yung something na may ganito po. Pero gusto po yung mga punong kahoy sa Pilipinas, ang bungang kahoy, mga bayabas. Pero yung pagkaka-arrange po, basta malinis, nakakatuwa po tingnan. Ikot po tayo kasi napaka-natural po ng dating. Malinis, damo, mga hulog na daw ng mga pancreas, bato, pinaghalo, tubig, malinis. Hindi po maitim yung tubig, mukha pong maitim kasi may maraming mga lumot po sa ilalim. Yun po yun. Tsaka may brown po yung ano, yung hangin. Yan. Tapos dun po yung hanging bridge. Yun. Maganda po, di ba? Malapit na rin po mag-sunset. Ay naku, kahit po saan talagang sulok, lumabas lang po ng bahay dito, napakaganda po ng buhay. Pag-uwi po talaga ang Pilipinas, nung nasa Pilipinas wala akong pakialam minsan kung saan ko nilalagay mga gagawin, napakasinog po po, mas, lalo pong masinog, kasi masinog din po ka sa Pilipinas, lagi po ka nagbawalis ng bako, naglilinis, nag-agarin, gusto po talagang malinis. Minsan nga po, nag-visit sa akin ng father ko, mga mother ko, pag ano, sinisita ko po sila, ako po yung naninita ko, kung saan nilalagay, tapos hinahanap nila, talagang. Tapos malinis po ako sa bakuran. Yun po. Gusto, pag nakita po mga ganda, lalo po nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Baka magkaroon ako ng OCD. Pag sobrang perfecto niya sa bakuran. Pero okay lang po sa akin, basta nare-relax po ako. Ay, naku. Saka po dito, may mga basurahan po talaga. At may nangungulegta po. Hindi po sila basta-basta dito naglalagay ng basura na mahirap linisin. Talaga yung naayos po nila. Para din doon po sa mga kolekta, hindi po mahirapan, di ba? At tayo naman po mga bumibisita sa mga park, huwag naman po gawin natin na basurahan. Hanap pa tayo ng magandang lugar, di ba? Kung saan hindi marumi, walang kala. Doon tayo mag-picture, tulad po niyan. Ano ba yan? Wala pong dumi, di ba? Alam plastic, nung tayo mag-picture-picture. Tapos pag-resama natin yung iba, magkakalat. Huwag naman ganun, besh. Huwag ganun. Naalala ko po, meron po isang lugar sa north, sa norte. Ano pong bagit niyong pangalan? Meron po tayo naman ng mga bulaklak. Biruin po ninyo, ilang ban po nila pinaghirapan at libre pong bisita. Ano po hindi naman yung mga nag-selfie? Naku, humiga po doon sa mga bulak na sira po yung mga bulaklak. Tinalaktak, namitas ng mga bulaklak. Kaya bigla pong sinara. Sana naman po, magbigay po tayo ng konting respeto. Lalo na po sa mga tao pong nagtsatsaga. Magkaroon din naman po tayo ng konsuelo di bobo.
Huwag po matigas ang ating muha. Awawa na po yung mga tangan. Pinapasaya na nga po tayo. Libre na nga po yung lugar. Abusado pa tayo. Baka naman meron na titira sa atin ng konting kahihiyan. Ganon. Sabi ko po, malungkot ako. Wala akong nakitang shunter list. Bumaba po ako dito. Nakita ako. Ay nako, swerte pa rin talaga ako. At least hindi po tayo nasiro sa chanterelles, diba? Tinan mo nga naman. Tinan ko lang po yung boses ko, baka may makakita eh. Madiscover na naman itong lugar. Diba po, marami po muna kukuha dito ibang nationalities. Eh, malinis po lugar, maganda. Marami masarap na mushrooms. Mayroon din po ditong metallic grill, pero mas feel ko po yung nasa gitna po ng forest. Ito sa gilid, malapit po sa daanan. Hindi po masyadong sosyal. Ayan. Paano po mag sa sunset na po? Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na nilalang sa Pinilakang Lakbay. Sandali, minaanin na po ako dun. Ako, may nagigilid-gilid. Maraming salamat po na naman sa inyong oras na nasa Pinilakang Lakbay. Positive vibes, good vibes, God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!